ipinakikita yung relasyon ng ating Panginoong Yesus sa iglesia, na tayo yung iglesia na ipinangako, ayun o, ipinangakong asawa ni Kristo. It was far more serious than the modern concept of engagement. If a woman slept with another man during the betrothal period, she was said to be guilty of adultery. Diba yun yung sabi natin, ano na, malapit na yung kasal natin ha, akin ka na ha, tinakusap, ganun eh. Nakipag-deal na ako sa mama at papa mo ha. O tinan mo to. Sa tinatawag na ano ng mga Hudyo, hindi pwede yung ganun. Eh ngayon, hindi eh. O sa time natin, pwede ba yan? Hindi. Nakikipagkita pa kay ex. Ano nga? May karangalan ba ang marriage na yun? Luko-lukuhan na lang ngayon. Pati ba yan ito? Pero sa Kristiyano, hindi pwede yan. Hindi ka maliligtas. Oh. Kaya nga yung iba nating mga kapatid, nagtitiis talaga. At dapat talagang magtiis. Alang-alang sa kaligtasan. Balik tayo sa 19:7. And be glad and give the glory to Him for the marriage of the Lamb has come and His bride has made herself ready. So, na-clarify na natin yun. Ano po? Yung tinatawag na marriage na yan. Fine linen, bright and clean was given to her well. Fine linen stands for the righteous acts of the saints. Anong ibig sabihin nung ibibihis ng babae? 19:8. Binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Mga paano mo iintindi literal yan? Yung bihis ng babae, di ba, binibihis dito sa actual na kasal, white. O, yung ibinihis dito, good deeds, sa madaling salita. Ano yung good deeds na yun? Yun nga, yung pagiging isang malinis, sinless, ayan o, sa ibang chaste virgin, sabing ganun. Ibig sabihin yung iglesyang iharap, ayon sa binasa natin kanina, walang kulubot, walang bahid ng kasalanan, walang anumang, yung binasa natin sa episode, di ba nakalagay doon? Yun po yun. Ang magandang kasuotan ng babae, yung iglesia, ay ang kanyang mabubuting gawa. Ang nobya o yung iglesia ay inihahalit tulad sa isang lungsod ang bagong Jerusalem at nagagayakan para sa kanyang asawang lalaki. Sa chapter 20 kasi, bababa yan eh. Yung Jerusalem sa lupa, binasak na yan, di ba? Jerusalem Temple. Bababa yung isang napakagandang Jerusalem na galing sa sangkalangitan. Ayan na nga yun. Nagagayahan para sa kanyang asawang lalaki. Ang sabi rito sa 21:2, nakita ko ang banal na lungsod. Chapter 19 po tayo ha. 21:2 binabasa natin. Nakita ko ang banal na lungsod. Alin, yung Jerusalem Temple. Ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Yun yan, Jesus Christ. Kaya napakahiwaga nito. Ano ho? Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Ano daw yung ibinibihis? Mabubuting gawa. Ito ay nagtataglay ng makalangit na lungsod, may kaluwalhatian ng Diyos, at ito ay nagniningning tulad ng isang napakahalagang bato. Gaya ng batong haspe na kumikinang na sinlinaw ng kristal. At sinabi sa akin ang anghel, isulat mo ito. Pinagpala ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero. Sino yun? Yung mga nakinig sa gospel. Yung mga tumanggap ng ebanghelyo. Ano po? Idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita. Ayun o, salita ng Diyos. Ano yung salita ng Diyos? Word of God, gospel. Yun yung sinasabing mga inanyayahan, ibig sabihin, bukod doon sa sinasabi na ito, magdiriwang sila sa pamamagitan ng kanilang mga kaligtasan. Maliligtas sila. Then the angel said to me, write, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. And he added, these are the true words of God. Yun din yung sinasabi doon, na marami ang pinili, ngunit kakaunti. Kasi nga, marami ang asik ng tinatawag na gospel, yung mga tao naman ayaw pakinggan, mas gusto pa ng tao yung mali. So, ibig sabihin niyan ay salvation. Ano po, yung mga inanyayahan. At least I fell at his feet to worship him. Sa sobrang paghanga ni John, dun sa sinasabi ng anghel, apa, sinamba? Sinamba niya yung anghel. But he said to me, do not do it.
I am a fellow servant with you and with your brothers who add to the testimony of Jesus. Worship God for the testimony of Jesus in the spirit of prophecy. Lumuhod ako sa paanan niya nung anghel na nagsasalita upang sumamba sa kanya. Pero sinabi niya sa akin, huwag mo akong sambahin sapagkat alipin din ako ng Diyos tulad mo at mga kapatid mong nagpapahayag ng katotohanan ng itinuro ni Jesus. Ano yun? Gospel. Ang Diyos ang sambahin mo. Anghel, nagpapatutol na huwag sambahan. Pero ano ginagawa ng ibang reliyon? Sinasamba ang anghel. Tama yan, anghel na yan, ha? Huwag ako sasambahin mo. Sumamba ka sa Diyos. Ano yung sinasabi na yun na nagpapahayag na katotohanan itinuro ni Jesus? Sapagkat ang mga katotohanan itinuro ni Jesus ay siyang buod ng mga sinabi at isinulat ng mga propeta. So, babalik tayo ngayon dito. Ang sabi, yun daw gospel na yun. Pag binalikan mo yung timeline, di ba, ito yung tinatawag na Moses and the prophets. So, ang tinutukoy dyan, nabuod yung Old Testament scriptures. Moses and the prophets. Yung kabuuan ng Ebanghelyo. Sapagkat ang mga katotohanan itinuro ni Jesus ay siyang buod ng mga sinabi at isinulat ng mga propeta. Mangyayari ang tungkol sa hula, tungkol sa paghihirap ng Kristo, yung binasa natin kanina sa Isaiah 53. At ito nga po yun. Sinabi ng ating Panginoong Jesus, ano lang po ito, Revelation chapter 19 verse 1 to 10. Tingnan, hindi natin natapos yung buong chapter ng 19. 1 to 10 lang yan. Pero halos abuti ng isang oras at kalahati. Lucas 24:44, pagkatapos sinabi niya sa kanila, sinabi ko na sa inyo noong magkasama pa tayo na kailangan katupad. Ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin, saan? Sa kautusan ni Moses. Sa mga isinulat ng mga propeta. Major prophets, minor prophets, di ba? At mga salmo. Eh, ano yung tinutukoy nun? Old Testament. Yung mga tinutukoy tungkol sa ating Panginoong Yesus na nasusulat sa Old Testament. Pinapangyari na. Ano po? He said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you. That all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and in the Psalms concerning me. At binuksan ni Jesus ang isip nila upang maunawa nila ang kasulatan. Ibig sabihin, binigyan sila ni Jesus ng pangunawa. Intindihin niyo itong sinasabi ko. Moses and the prophets, nandun na ako. Diba yung batong sumusunod sa kanilang batong buhay? Diba nakalagay na gano'n? Si Jesus Christ yun. 1 Corinthians chapter 10. Ano po? Maragay. Then he opened their minds so they could understand the scriptures. At dapat ipangaral sa buong mundo mula sa Jerusalem na sa pamamagitan niya patawarin ng Diyos ang nagsisi sa kanilang mga kasalanan. And that repentance and forgiveness should be proclaimed in his name to all nations beginning from Jerusalem. Diba? Ano yung timeline ng Great Tribulation, yung may 70 AD. Diba, ipinapangaral ng Diyos bago ibaba yung mga hatol ng seven seals, seven trumpets, seven bowls of judgment. May nagsisi mo. Wala naman nagsisi sa kanila. Hinihintay ng Diyos magsipagsisi kayo. Ganon din sa atin. Ito o, yung repentance, napakahalaga. Pero may nagsisi ba sa kanila? Wala. Kaya sila ay napahamak. At nagkaroon nga ng tinatawag na digmaan sa sangkalangitan. Nagalak si Juan sa kanyang mga nakita. Umanga siya sa mga sinabi ng anghel sa kanya, sa sobrang pangkahanga ay halos sambay niya ito. Ngunit siya ay sinaway ng anghel, binasa natin kanina. So makikita natin dito sa kasala na ito, dadating pala yung panahon na tunay na ihaharap ang iglesia sa ating Panginoong Yesus. Mamaintain sana ng mga kaanib sa iglesia na ito na sila ay hindi mawala. Kasi sa totoo lang, ang iglesia nahahati yan. Meron diyang buhay, meron diyang patay, meron diyang umaalis. Ano? Hindi naman nananatili eh. Kaya manatili kayo sa aral. Manatili ang mga kapatid sa aral para makita nila yung kahalagahan ng pagliligtas ng Diyos. Para bagang ang dadating doon sa huli, susunduin. Susunduin yung iglesia.
para iligtas ng Diyos, ano? Isusunduin sila at bibigyan sila ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Lilipat tayo sa walang kamatayan. Ito kasi namamatay ito eh. Kaya nga temporary lang itong tahanan na to natin. Nagkakasakit, ayan, inuubo, sinusipon, lahat, at kung ano man siyang meron, aalisin tayo ng Diyos dito, ililipat. Pagdating ng tatlong kapanahonan, doon sa paglilipatan, wala nang pain doon, wala nang sakit doon, wala nang gutom doon. Puro pagpupuri sa Diyos nang gagawin, wala nang kumakalat na sikmura. Kaya aalisin tayo diyan. Di ba napakaganda konsepto na ang mga nasa iglesia ay magkaroon ng mabubuting gawa hanggang sa kahuli-hulihan manatili yung iglesia ng buhay sa pananampalataya. Nasa Revelation chapter 3 po ito, di ba? Yung pinalakay natin, ito ang ayaw ko sa inyo. Ito naman ang gusto ko sa inyo. O, merong ilan sa inyo dyan, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero yung iba sa inyo, ganito, basahin niyo po sa chapter 3. So, ganito rin yung iglesia ang binabanggit dito. Ang maliligtas lamang, ano po, dito, sa pagkakataon na ito, yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, yung mga sinless. Hindi ko kayo pwedeng matulad, dito naman nababasa mga puso. Mahala kayo sa paglilingkod na kung paano kayo naglilingkod sa Diyos. Ang kasalan ng kordero, Jesus Christ, at ng babaeng kasintahan, iglesia, ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga tao ng Diyos at ng Panginoong Yesus. Ang kaligtasan ay makakamit ng mga taong nasa loob ng kawan, ang babaeng pakakasalan. Diba? Yan po yun sa pangkabuhan. Sana naintindihan natin sa umagang ito ang paksa na ating ibinigay na masarap ang maglingkod sa Diyos na tayo ay nag-aasam ng kaligtasan pagdating ng kapanahonan. Dalawa lang po yan. Kaligtasan at kapahamakan. Yun lang. Ano ba? Lahat tayo ay nagnanais na mapabilang sa tunay na iglesia ng ating Panginoong Yesus. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig sa umaga ito. At samantala natin ito ang ating pag-aaral tungkol dito. At sa susunod na linggo, sa chat ng lulubi ng Panginoon, chapter 19, verse 11 na po tayo.